Guys, check natin tong refrigerator. Nasaksak sa 20. Nasaksak to sa 20. Tingnan natin guys. Ano problema ito? Hetache. Distance mo naman. Check naman. Check natin yung pan niya. Ito yung problema niya, yung pan sunog. Sunog na guys. Masaksak sa 20 yung pan yung nakatutuhan. Problema guys, nasaksak sa 220 yung panapiktuhan, buti hindi nasunog yung compressor. May pumasok kasi na 220 sa supply, line to neutral kasi yung linya, pero nagpalit sila ng meter, hindi nila nakabit yung ano, yung neutral, hindi nag-unbalance ang load. 220 yung pumasok, kaya ito nasunog. Ito na guys, kabit na natin. Nasunog kasi ito dahil sa may pumasok na 220 sa linya. Manipis itong nabili natin, ito makapal to. Yeah, lagyan muna natin ng washer guys para makabit natin yung washer, tapos yung rubber niya para makapasok lang, para maipit lang sa yan, ipit na natin. Mag-ipit na natin. Okay guys, kabit na natin to, kabit natin yan dito. Ito na guys, kabit na natin ano, yung pan bago na to. Mix yan sa ng kunti, lagyan na natin ng pincer, cover natin guys. I-check na natin ito na guys, magana na. Check na lang natin yung ano, damig nya, magana na naman, gumanda naman yung compressor. Try muna natin. Nakana, balik na natin guys. Tayo ng kalating oras. So guys,
After 3 hours, tingnan natin yung ilagay natin ano sa 3 oras kung yes, malamig na siya, may ice na siya sa loob. Nag-form nito ng ice sa 3 oras. Ito yung thermometer, at least malamig na. Malamig na. Okay naman, hindi naman sira yung compressor niya, yung nasira lang naman yung ano yung pan niya dito kasi sa ano nasa nakasukan ng 220 volts 110 kasi itong refrigerator na to. Okay guys, okay na siya. Sa 3 oras ito gaform na siya ng ice. Thank you guys, thank you sa panonood guys. Okay na siya. Okay, i-close na natin.